Tuloy ang operasyon ng PNP laban sa mga iligal na nagbebenta ng paputok tatlong araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Tatlo nga ang naaresto sa maghihiwalay na operasyon sa Maynila at Bataan laban sa mga nagbebenta ng paputok online. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Naglulupasay sa kalsada at pilit na nagpupumiglas ang babaeng ito habang inaaresto ng mga pulis bandang alas 6 kagabi sa Tondo, Maynila. Siya ang naging target ng panibagong entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga online seller ng paputok. Walang kamalay-malay ang babae na pawang mga pulis pala ang kanyang nakatransaksyon. Ma'am, sumama ka na, ma'am. Kabilang sa mga nakumpiska ng mga operatiba, ang 10 rim ng ipinagbabawal at mapanganib na plapla. Dinala siya sa tanggapan ng Manila Police District at nang tanungin kung alam ba niyang illegal ang ginagawa niya. Alam po, hindi na po magsasalit. Sa hiwalay na operasyon, arestado ang dalawang lalaking ito na nagbebenta rin ng mga paputok online sa Dinalupihan, Bataan. Nabawi mula sa mga sospek ang iba't ibang uri ng illegal na paputok, gaya ng kwitis, sawa at piculo. Yung sinasabi nyo, kasi legal naman to eh, otorisado ng PNP na pwedeng ibenta. So, pwede pong ibenta doon sa physical store. So, sa lahat po ng online selling ng paputok, ay bawal po yan. Eh, syempre, online, wala, hindi ka magbebenta ng renta. Wala kang tao. Kumbaga, libre yung internet na ginagamit mo. Kumbaga, mas yung kita ang inuna nila, hindi yung kanilang kapakanan. Paalala ng PNP, tanging sa mga lisensyadong tindahan lang bumili ng mga paputok at pailaw. Muli rin nagpaalala ang mga otoridad sa mga delivery rider na maging maingat sa pagtanggap ng booking. Hindi kasi malabong madamay sila sa asunto kung mapatutunayang naghahatid sila ng mga paputok na binili online. Plano naman ng NCRPO na magpakalat ng mga checkpoint laban sa mga ito. Dito sa mga thoroughfares wherein nandyan makikita mo yung pwedeng daanan ng mga criminal elements and or those personalities or group na nagtatransport not only paputok but kung ano-ano bang illegal na kargamento and or contraband. Muli ring iginit ng PNP na sa ilalim ng batas, pantay-pantay at pare-pareho lang ang parusang ipapataw sa mga online seller, buyer at kahit pa sa mga nakontrata lang na mag-deliver ng paputok. Ang sino mang mapatutunayang nagkasala, may parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at multang aabot ng hanggang 30,000 pesos. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.